Okay, andito tayo ngayon ulit sa successful project natin dito sa Pangasinan. Somewhere sa Pangasinan. Manandar utak ko guys kasi medyo pagod na. Pero ito, i-vlog natin itong ano. Itong project namin dito na solar submersible pump na 3 horsepower. Tara, i-check natin. Okay, as you see, medyo talagang sobrang makulimlim at halos walang harvest yung mga panels natin, pero tingnan natin kung malakas pa rin, no? So anyways, ang ano nito, ang specification ng pump nila is 3 horsepower na DDoS yung outlet, and then 136 meters ang ano, ang maxed o yung kaya niyang iakyat. So didos yung outlet niya, nilagyan nila ng check valve dito kaya medyo hindi natin makikita yung performance or yung talagang buong didos. Pero yan, so far nakita niyo naman guys, sobrang kulimlim, kasi mukhang paulan na dito eh, pero ito pa rin yung water production niya. So goods na goods pa rin yan. So ito yung farm nila. Ayan, sa lahat ng mga nakikita niyong may barikada dyan, or ang tawag dito, yung parang bakod. Ayan, yung mga mangga, hanggang, ayun, hanggang doon. Yung gusto yung mga nakikita niyo sa video na yan, sa kanila yan. At and then, iaakyat nila yan dyan, sa ano, sa may overhead tank nila. From here, papunta doon, is nasa, kung di ako nagkakamali, nasa 50 meters, 50 to 70 meters yung layo. And then yung taas naman is 10 meters. Okay, 10 meters yung taas ng overhead tank. Which is kayang-kaya pa rin ito. Kasi ang nilubog nito is nasa ano lang, 46 meters lang ang nilubog ng pump. And then, pag akyat dito, papunta doon, hindi pa masyado magka-count sa meter yun kasi pa, ano na to eh, pa horizontal na to eh. So, ang mag-a-add ulit dun sa max head niya is yung 10 meter dun sa taas. So, magiging parang total of 56 meters lang ang magiging load ng submersible pump nila. Okay? So, ayun. Tignan natin tong ano nila, tong ginawa nila na framing. Actually guys, again and again, yung mga client namin yung nag-provide. Nagastos sila around hanggang 20,000 sa materials and labor. Ayan. Kung makikita nyo, So, yun guys, ano, medyo bastos talaga yung cellphone ko. Kahit kailan, di ko talaga maasahan. Nalobat. Nalobat na naman. Bali, dito nangyiram nung tayo ng cellphone ulit. So, yun, parang paulan na, oh. Alam mo yung sinasabi ko kanina, ito. Itong ano nila, framing. Ayan, sila yung gumawa niyan. Ayan, makita niyo naman. Nice and clean, no? Gumamit lang sila ng, ito, didos na mga poste. Anim. Oh, hindi, 7 piraso in total kasi meron sa gitna. Tapos, ayan, yan yung controller nila. Tapos, sea farlins ang ginamit nila, yung pinakamakapal na sea farlins. Okay. And then, ayun. Kung makikita nyo, ayan lang yung ginawa namin. Pinagawa pala namin. Actually, kami na yung gumawa dyan eh. Binutas lang namin yung sea farlins nila. Tapos, ayun, may mga butas kasi yung mga solar panels. Pero, if I'm not mistaken, bumutas sila ng iba dyan. Kasi hindi sumakto itong mga butas ng solar panel. Kaya sa iba bumutas, which is okay lang naman yun. And then ayun, ganyan lang, kasimple yung ano nila, yung ginawa nila. Again, umastos sila dyan ng mga almost 20,000. So, pero pwede rin naman, in case lang na sa amin kayo magpapa-install, pwede naman, pwede namin gawin yan. Pero depende dun sa kukunin yung solar pump. Kung ganito yung pump na kukunin nyo, which is 3 horsepower na didos yung outlet, gagastos kayo siguro mga 25,000 to 30,000 dyan sa framing pa lang. And then yung package nito guys, actually ayoko magbigay ng price dito dahil nga nag-iiba-iba yung presyo nito, pero para at least may idea kayo, gagastos kayo ng ano dito hanggang 140 to 160,000 dun sa 3 horsepower.
Pwera pa yun guys, yung framing ha, para malinaw. Pwera yung framing, tsaka yung mga gagamitin na tubo doon sa ano, sa solar pump, sa submersible pump. At tsaka kapag mag-i-install na kami, hindi kami nag-i-install na nagbababa niyang submersible na yan. Dapat may kasama kayong mga tubero. Dahil wala aming mga boom ano, yung parang tripod na para magbaba ng mga pump, lalo kapag malalalim na tulad nung ganyan, 46 meters. Kung mga 10 meters lang yung lalim, yun, kami na yung titira doon. Pero kapag medyo mataas pa doon, wala na, finish na kami. Kailangan yung kumuha ng mga ano nyo, kailangan yung kumuha ng mga tubero ninyo. Okay, which is wala sa package natin yung ganun. Kayo yung magpo-provide nung ganun. So, ayun. What else? Ayun, shoutout sa ano. Shoutout kay Kuya. Kuya! B15. Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Brent. Ayan, si Sir Brent. Siya yung mayari nitong ano natin, project natin. Tapos, ito. Tagasan ba ito? Ito yung ano, ito yung electrical engineering. Electrical engineering. galing siya sa ano, sa Mars. So yan yung ano na ito, tignan pala natin ulit yung ano. Yung brand ng solar pump nila is Larenz. Okay? Pero yung current brand natin ngayon is mga Honduro brand. Ito kasi mga Larenz, walang mga controller, walang pwedeng hindi mo kasi pwedeng iano to. As in wala siya, wala na siya. Ito lang, yung on-off niya lang, ito lang. Tsaka yung breaker. Pero itong mga Larenz kasi, ang medyo kapangitan dito sa Larenz, wala silang mga controller. Like, kunyari, gusto mong babaan yung RPM, gusto mong tignan yung voltage, gusto mong tignan yung hertz, yung amperes, wala siya dyan. Kaya medyo nagpalit kami ng brand ng Larenz, which is yung Honduro, na talagang tested naman namin sa Tibay. So, yan lang. Ganyan lang kasimple yung ano nila. Yung controller nila. Hindi masyadong technical. Hindi masyadong technical tignan. Napakadaling i-operate. At on-off ka lang. Then wala ka nang gagawin. So far ngayon, eto. Wala na. Talagang lumamig na yung mga panels natin. At humihina na talaga. Yung oras na rin. 3:30 na, mukhang paulan na dito. Pero still, nakakabuga pa rin yung ano natin, yung pump natin. Pero guys, be aware na talagang ano to, malalim talaga yan. Malalim talaga yung ano nila, yung deep well nila, or yung pinagbagsakan ng tubo, or yung pwesto ng tubo. Kaya talagang malaki yung lost voltage nung ano, nung mga panels. Okay. Kaya ako ang mas ano diyan, ang mas naigi diyan, magdagdag pa rin kayo ng mga panels ninyo kasi pwede pa naman dagdagan yan eh. Hindi pa naman mag-overvoltage yung controller. So ayun.